peace in this nation at this point in our history is just an impossible dream. Diyosan mo. Magkakakanta ako sa simbahan habang nagugutom ang ating mga kababayan. Kung totoo, kinasabi nilang Diyos, sigurado ako malupit yun. Everything is for sale in the Philippines. Kulang yung 2 billion na hawak-hawak natin. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon upang magkaroon ng bagong buhay. Humingi ka ng tawad sa Kanya, magpakumbaba. Huwag kang magtatapang-tapangan na siya na walang kasalanan ang humalili at tumanggap ng kaparusahan na dapat sana ay para sa ating lahat. May pag-ibig pa bang hihigit kaya? Kailangan ako ng bayan! Hindi na ako tawad sa mga Diyos-Diyosan mo. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao? Makamtan niya ang buong sanlibutan pero mawawala ang kanyang kaluluwa. Isang dating congressman ang umano'y tag-alok sa kanya ng mga kapwa-politiko at ilan pang mga election operators ng panalo, kapalit po ng milyon-milyong piso. Kanya rin isiniwala ang naging sistema ng dayaan mula noong 2010 at 2020 elections. Tila resulta sa pagdadagdag ng boto ng naihalal na Pangulong Bernardo Mojica. Ganyan naman talaga ang politika dito sa Pilipinas. Walang natatalo. Baka naman na pwedeng... Huwag ka nang tumakbo sa pagka-presidente. Problema akong panalo, kaya sorry sila. Iwan mo na ang politika. Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako. Maling na itulong ko kay Andong. More overseas Filipino workers will be repatriated back to the Philippines as ISIS threatens... Kitang-kita niyo, di ba? Ilang multinational companies na naman ang umatras dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Corruption is inevitable. Otherwise, the system won't work. Nagkasunod-sunod na ang corruption charges na isinasampalang kay Pangulo. Kung ang gusto ninyo, mawala ang corruption, buong gobyerno, ipakulong! At ako ang simula ng pagbabago. Pakita niyo po sa kanya ang liwanag, gaya ng pagpapakita niyo po sa akin. We can only regulate drugs in our society. But trust me, it is impossible to eliminate. Tagalin niyo po ang piningin ng kanyang mga mata. Ng mga matang bubulag dahil sa kapangyarihan. Impossible! 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 Nawi po kaya puso ba ito? Kita ko sana mismong mga anak ni President Mojica sa illegal drug operation sa bansa. Kung mapatunayan na involved na kahit sinong miyembro sa pamilya ko sa drugs. Drug lord. Sige, tatalon ako sa helicopter. Drug lords. Alam ko po na pwede niyo siyang baguhin dahil nabago niyo rin po ako. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao? Makamtan niya ang buong sanlibutan, pero mawawala ang kanyang kaluluwa. Kailangan ako ng bayan! Wala ang kanyang kaluluwa. Noong impeachment complaints na ang isinampa ng oposisyon sa Paris tungkol sa issue ng paghihiwalayan nila ni President Isa Mojica. Na namang leader ng militanteng grupong Kasarinlan ang natagpuang patay sa isang liblib na lugar sa Barangay Pintin sa Davao City. Magugunit ang kamakailan lang ay naglungsad ng Kasarinlan ng mass actions para hilingin ang pagbibitiw sa pwesto. Ayan, parang gusto ko na kasing maliwala dun sa pinabalita sa isang tabloid na nagka-mild stroke daw si President Mojica. Hindi, ang alam ko, regular na daw ang dialysis. Diyos ama, huwag mo po siyang pabayaan. Alam ko kung mahal niyo siya. 4 na buwan na nga akong hindi umuulan dito sa amin eh. Hindi lang mga halaman at mga pananim mga namamatay, pati mga baka at mga manok namin. Namamatay na lang ng basta-basta. Sa norte naman, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pagdagsa ng mga milyon-milyong mga palang o locusts. Ito, ginagawa mo para lang mapatunayan ang sarili mo. Hindi na ako natatakot sa mga Diyos-Diyos mo. Pero pinatawad niya ako. May pag-asa sa kanya. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao? Makamtan niya ang buong sanlibutan. Pero mawawala ang kanyang kaluluwa.
Ipapanalangin kita. Patawarin niyo po ako.